Harris, Ms. Harris theorized that VP Lenny didn't do anything in Bicol. Can you stick to the topic? Can you at least make a rebuttal that VP Lenny didn't do anything in Bicol? And you're saying, yan lang? What I presented was a midterm report. It was clearly stated na 2019 pa lang yun. This is the full report of her achievements and accomplishments. Nice, Arribatar. So let's do this. So you want me to stick to the topic? While you here using a clip from Queen Hera's video saying na marami ang boboto kay BBM sa Bicol, but did you stick to the topic? Well, my point of my video is, wala o meron? Still, sobrang konti and it's not enough. Not enough for Filipinos and Bicolanos deserve better. At sinasabi mo na hindi updated yung data na present mo? No worries, let's accommodate your new data na matagal ko naman nang nakita. You are talking about this one, right? Na meron siyang 340 plus na family na tulungan. Still, not even half sa almost 800,000 families ni Binay. Ayaw nyo kay Binay pero mas magaling pa rin siya kay Lenny. How funny, right? So next argument. You presented Binay's achievements in his whole term, but you left this out. OVP budget was cut by 21%. And also, the reports that you presented regarding Binay's project was not because he was the vice president alone, but because he was also the chair of HUVCC. This is fun. So sinabi mo ay nakat yung budget ni Lenny? Based on the information, the budget of the OVP was increased with 229 million for 2021. So for 2021 only, meron siyang 900 million budget. Meaning last year ay meron pa siyang budget na nasa 600 plus million. So nakat nga ba? O hindi siya napagbigyan dun sa sobrang taas niyang gustong budget? And don't you know na ito na ang pinakamalaking budget na nagkaroon ang Office of the Vice President? Maliban sa budget na yon, ay pinayagan pa siya na mag-solicit at humingi ng donation. Which actually hindi siya sumunod sa process, pero hinayaan na lang siya. While Binay on the other hand ay meron lang 230 million budget noong 2016. Yung dinagdag na budget kay Mama Lenny noong 2021 ay almost whole budget na ni Binay noong 2016. So yun ba ang nakat? Well, ang pinag-usapan natin ay achievement ng mga vice president during their term. Isa sa mga achievement ni Binay during his term ay napanatili niya ang posisyon niya as housing czar that Lenny cannot even do. Kahit na binigyan siya ng the same opportunity sa panahon ni Duterte. It's just that Lenny is not good with unity. She really cannot cooperate with people. So part 2 ba tayo?